palalawigan ng Oriental Mindoro. Ako si Jacqueline Zandeleon at ito ang Kapitonyo para sa mamamayan. Sa ulo ng mga sumisikat nating balita, ABS-CBN Chairman Gabby Lopez at pamilya nito dumayo ng kayaking at iba pang gawaing pangturismo sa Oriental Mindoro. Sistema ng operasyon sa Oriental Mindoro Provincial Hospital patuloy na isinasaayos. Karagdagang prangkisa hiling ng transport group. At tapok po namin sa edisyong ito ang matagumpay na pagdiriwang ng Provincial Nutrition Month Kung Kuhol Cook Fest sa seryeng Dito Kayo ang Bida ni Randy Digma. Balita, puspusan ang ginagawang pagpapakilala at pagtataas ng antas ng turismo ng Oriental Mindoro ni Governor Alfonso V. Umali Jr. Kung matatandaan sa nakarang edisyon ng KPSM, inihatid po namin sa inyo ang kaganapan ng naging pagbisita ni na ABS-CBN Executive Director Gina Lopez at ABS-CBN President Charo Santos sa Buyayaw Island sa Bayan ng Bulalakaw, gayon din sa Nauhan Lake kung saan sa La Hacienda sa Barangay Bangkuro ng naturang bayan tumigil ang mga naturang bisita. Ngayong edisyong ito, si ABS-CBN Corporation Chairman Gabby Lopez naman kasama ang pamilya nito ang dumayo sa Oriental Mindoro upang subukan ang mga libangang pangturismo na natuklasan nilang mayroon pala sa lalawigan. Tunghayan po natin ito. Sa pagtungo ni na Ms. Gina Lopez at Ms. Charo Santos Concho sa lalawigan noong nakaraang buwan, na ibalita nito sa kanyang mga kaibigan at kapamilya ang kagandahan ng lalawigan na personal nilang napuntahan at naranasan. Kaya naman itong nakaraang linggo, sina ABS-CBN Chairman Gabby Lopez kasama ang kanyang pamilya ang nagtungo naman sa lalawigan upang ikumpirma kung gaano kaganda at natatangi ang mga lugar na maituturing na tourist spot sa Oriental Mindoro. At katulad ni na Ms. Gina Lopez, sa La Hacienda Resort sa Barangay Bangkuro Nauhan din sila tumigil. Sinamahan din ng personal ni Governor Umali, First District Congressman Reynaldo Umali at inasikaso ng mga staff ng Provincial Tourism Office sa ilalim ng pamumuno ni OICP TEDO Officer Orlan Tizon, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, Provincial Information Office at Community Assistance Development Office. Unang pinuntahan ng pamilya Lopez ang Arigoy River sa Sitio Arigoy, Barangay Kalangatan, San Chudoro. Habang tinatahak ng grupo kasama ang KPSM team ang daan patungong Sitio Arigoy sa mahirap at matarik na pabundok na daan, naisip na lamang namin na kaya tinawag na Arigoy ang lugar, isa itong katutubong salita na kung sa ating tagakapatagan ay masasabi nating aroy kupo. Sa dahilang medyo may kalayuan at mahirap sa may mahinang sasakyan ang pagtungo rito. Subalit sa isang nature lover at isang adventurer, kapag narating mo naman ang lugar ay mapapawaw ka sa ganda na iyong mamamalas. Bagamat may pagkasiriling ang ilang pagtawid ng ilog dahil sa malakas na agos, isang bagamat ilog ay may puti at malinaw na tubig na nag-uunahan sa pag-agos at tila nakakawala ng mga isipin kapag purong tunog ng rumaragasang tubig ang iyong mapapakinggan, ang tatambad sa'yo. Sa pagtungo rito ng pamilya Lopez, nadama nila ang mainit na pagtanggap ng mga taga Sitio Arigoy sa pangunguna na rin ng mga taga-munisipyo sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Marvic Ferraren. Sa inihaing pagkain pa lamang, nasiyahan na ang mga bisita na karamihan ay mga native foods. Sa pakikipanayam ng KPSM kay Mayor Ferraren, hindi lamang Arigoy River ang potensyal ng kanilang bayan sa larangan ng turismo. Na si Dorong, ang una-una rito siyempre, isa kailan dati at agricultural town to. Pero ngayon, nasa mga tulad na nalagito ng kalikod ko, ito ang one, siguro ecotourism. Iba nitong nandito dito, sigurado turista, dapat ka kasi. Marami pa rin dito, ang potensyal nito, siyempre, hydroelectric powers. As of now, meron na kami isang natapos, kailan sa kabilang banda na sa likod natin. Ali, yun yung 10 megawatts? Hindi pa. Ang 10 megawatts, ito pa lang. Yan pa lang inuumpisahan ng karsada, papunta rin sa 10 megawatts. Meron na kami 2.1 plus 3
malapit na rin matapos sa College Santidorong, meron kami 14 falls. 14 falls. And probably, marami pang hindi na-discover, yun lang ulam. Mm-hmm. According sa mga malalapit dito, pero yung iba, sa kabundukan, galing sa mga native natin. So, pwede din mag-trekking? Yes, actually yes. Meron pa kaming pinagpapad dito, yung Aras Cave, Good Falls. Aras Cave. Cave. Yeah, kasi may falls sa loob ng cave. May nakabigay kami ng parang hot spring? Yes, may hot spring po dito sa may boundary ng Santidor at Villa Flor, malapit lang sa Tarsada. Malapit lang sa dagat, malapit lang sa inyo. Dito lang. Kaya may potential. Kaya lang sobra sa tingin ko, pwede rin. Kasi yung by the beach, yung mainit din natural yun. Natural beach. Gusto ng dagat, talagang libog mo yung pama, mainit pa rin ba sa dagat. Doon sa beach mismo. Doon sa mismo sa beach. Makabahan sa ang mga kabahan sa Mindoro, sa Oriental Mindoro, magiging sa Occidental. At siyempre, kahit sa mga taga Manila, kung mga taga-provincia, nasa ay pagmalaki. Hindi pa kala kami gano'ng mag-umpisa pa lang. Pero ang Santidoro, sinisagrado ko, isang pagmamalaking bayan dahil maraming potensyal sa turismo. Tulad ng nakikita nyo sa likod, ano lang yan, sample pa lang ba? Kasiyahan naman ang nararamdaman ng punong lalawigan sa magandang nangyayari ngayon sa turismo ng lalawigan dahil na rin anya sa pakikiisa ng mga mamamayan at pakikipagtuwang ng mga pribadong sektor. Sa pakikipanayam na ginawa ng KPSM, ipinahayag niyang isa itong katuparan ng kanyang pinapangarap para sa lalawigan, ang ma-develop at kilalanin ang potensyal ng lalawigan sa larangan ng turismo. Dayuhin ng mga turista na batid niyang makakalikha ng mga kabuhayan para sa mamamayang Mindoreño. Matagal na natin pinaparaginot sapagkat dito, napakaganda yung ABS-CBN na napapansin na tayo at gusto maglagay dito isang reality TV program. So, maganda ito para sa Mindoro. In fact, yung mga areas ngayon, talagang iniisa-isa natin at gusto natin ipakita sa kanila na sa ganon, makita nila yung ganda ng lalawigan natin. Yung national government, in fact, yung mga national roads ngayon ay kasama lang doon sa 5-year maintenance, long-term maintenance ng DPWH. Kaya ngayon, yung mga roads leading to tourism, mga peripherals na, yan ang mga ginagawa natin ngayon, yun ang pinaplano natin. At isa ito, yung mga areas ng roads leading to tourism destination, yan ang mga tinitingnan natin, kaya ini-explore natin na. Heavy tayo sa tourism development ngayon, kaya hinihikayat natin yung ating mga mamamayan na kung saan ay sana kung mayroong mga areas na magagandang tanawin sa kanila at marami mga activity area na pwede natin magandahin, ay isang pinto kagad sa amin sa tourism office. Nang sa ganon, mapag-aralan natin at magawa natin ang pamamaraan ng maiano natin, maipakalat natin ito at para gawa natin ang iba't ibang programa para mapaganda natin, mapalakas natin ang turismo dito sa atin. Bakas naman ang kasiyahan sa mukha ng pamilya Lopez nang alalayan ang mga ito ng mga katutubong alangan na kasapi ng Arigoy Whitewater Kayaking Association na pinamumunuan ni Sunny at magsimula na ang mga itong magkayak. Habang pinapanood ang mga nagkakayak, waring may pang-akit ang gawain at nanaisin mong sumunod sa mga ito. Ayon sa pakikipanayam ng KPSM sa pinuno ng samahan, affordable naman ang presyo ng pagkakayak dito. Natatagal lang humigit kumulang sa 2 oras na waring pakikipagtagpo sa kalikasan, depende sa bilis ng agos ng tubig. Ito naman ay malaking tulong sa mga katutubo na maiangat ang kanilang kabuhayan. Po, ang per head po namin, 1,200 pesos. Doon po kasama po sa 1,200, may ano po kami mga drinks. Galing po. May counting lunch. Karamihan po doon sa mga guests namin last year, panay foreigners. Ang humigit kumulang sa 2 oras na pagkakayak
na nagsimula sa Arigoy River ng San Teodoro. Matatapos ito sa Tiboy Rapids na sakop ng bayan ng Bako, kung saan dito na sila inabangan at sinalubong. Sa kanilang ikalawang araw, dumayo naman ang pamilya Lopez ng trekking at biking sa Barangay Kalsapa patungong Tukuran Falls. Kasama ang Bikers Association, nagbisikleta rin ang pamilya Lopez kasama si Princess ng Green Initiatives na isa sa mga naging housemate ng Pinoy Big Brother. Nang tatawid na ng mga ilog, ang ibang nakasama rito ay nagkaritela. Subalit ang Lopez family, mas ninais pang maglakad kasama ni na Governor Boy at Madam Susan, gayon din ni na Mayor Ferraren at ang may bahay nito. Bago tuloy ang tumuloy ang grupo sa Tukuran Falls, nag-stop over ito sa Lapantay Falls upang doon mananghalian. Muli na naman nilang natikman ang masarap na pananghalian na inihanda para sa kanila. Pagkatapos nito, dumiretso ang grupo sa Tukuran Falls kung saan kinakailangang maging maingat sa dadaanan sapagkat bago makarating dito, kinakailangang mamaybay sa mga nakatagilid na malalaking bato. Sa bahaging ito, super alalay naman dito ang mga katutubong tour guide upang marating ang pinakaasam na Tukuran Falls. Dito na, kung mahilig magkuha ng litrato, kinakailangan siguruhong ligtas ang iyong tayo at maging maingat sa mga medyo nakatagilid na malalaking bato bago magkuha sa kasamahan upang masigurong hindi ka nag-aalangan sa pagkuha ng litrato. Kasiyahan pa rin ang mararamdaman kapag pauwi na sapagkat nakahahali na ang mga display souvenir items na nagsisilbing alaala ng lugar at maaaring mabili sa mga booth na madadaanan dito. Ang mga tanawin at tourist spots ng inyong nakita ay ilan pa lamang sa mga tourist spots sa lalawigan na nagpapahayag sa mga dumarayong bisita na it's more fun in Oriental Mindoro. Yung mga kababayan natin, maging nandito o nasa labas ng Mindoro at yung mga hindi tiga Mindoro, tingnan nyo, see for yourself, ano yung sinasabi namin na napakaganda ng Oriental Mindoro. Kailangan makita nyo para kayo mismo magsabi, hindi ka. So, inaayayaan namin lahat kayo na makita ito at puntahan, bisitahin nyo. Kaya sa ating mga kababayan at maging sa mga turista ng bansa, malugod po kayong inaanyayahan ng mga Mindoreño na subukan niyong dayuhin ang iba't ibang gawain pang turismo dito at dito lamang yan sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Bagamat matagal ng panahon na inireklamo ng mga nagiging pasyente ang serbisyo ng Oriental Mindoro Provincial Hospital, sinisikap ngayon ng administrasyong umali na maging maayos ang sistema nito sa pamamagitan ng mga ilulunsad nitong programa sa ilalim ng pangangasiwa ni Provincial Administrator Angel Saulong. Alamin natin kung ano-ano nga ba ang mga pagbabagong ipatutupad ngayon dito ng pamahalaang panlalawigan sa balita ni Ana Marie Reyes. Sa layuning maibigay ang nararapat na serbisyo sa mga mamamayan, tuloy-tuloy ang sinasagawang pagsasaayos ng sistema ng operasyon sa Oriental Mindoro Provincial Hospital. Ito ang iniulat ni OMPH Chief of Hospital Dr. George Palumaria sa pagpupulong ng Provincial Care Council sa Bishop's House, Barangay Salong sa Lungsod ng Calapan noong August 1. Ayon kay Dr. Palumaria, ang paulit-ulit na reklamo sa kawalan ng gamot sa ospital ay sinisikap masolusyonan. Una po rito galing dun sa mga issues na lumalabas na malimit ay walang gamot in spite na meron naman ng gamot sa loob. Ang nagiging problema lang po is minsan ay depende sa gamot na gusto ng ating mga doktor. Kaya po ang ginawa namin para magkaroon kami ng ngipin o yung sa ating pulong sa management po at ng management po ay nagpanukala doon sa amin nung executive legislative agenda nung nakaraang dalawang linggo na tingin po yung generics law
para po yung ating mga doktor na nasa loob ng hospital, ang irereseta ay po yung mga mamurahing gamot, hindi po yung talagang gamot na mamahalin. Kasi alam natin na yung ating mga pasyente pumunta, hindi naman po lahat, pero ang karamihan naman ay medyo kapuspalan sa paggastos ng kanilang kakayanan. So yun po ay aming connecting in generics law sa pamamagitan po ng paglalagay ng local na implementing rules and regulation. At para mapagtibay ito o papabawasan ang pagpapabili ng gamot pati sa labas, yung sa mga tindahan ng gamot, ng tindahan ng gamot sa labas po ng hospital. Ipinaalam din ni Dr. Palomaria na sa make-pick na bili ni Governor Alfonso Umali Jr. ay naglagay sila ng Provincial Assistance Corner at PhilHealthCare Corner upang mabilis na matulungan ang mga pasyente. Nasa plano na rin ang paglalagay ng Senior Citizens Desk. Unti-unti na rin dumarating ang mga makabagong kagamitan at medical equipment na mula sa Department of Health na kailangan upang umangat sa Level 3 status ang OMPH at tuluyan na itong maging kauna-unahang medical center sa lalawigan. Nasa plano na rin ang paglalagay ng bacteriology section at dadagdagan na ang bed capacity ng intensive care unit nito. Kasama rin sa plano ang paglalagay ng PhilHealth ward pati na ang rest area upang magkaroon ng lugar pahingahan ng mga nagbabantay ng pasyente. Sa pagkaka-aproba naman ng Organizational Improvement Program ng Kapitolyo, inaasahang madaragdagan ang bilang ng mga doktor, nurses at ibang health personnel para sa mas maayos na serbisyo. So humigit kumulang sa 250 pasyente ng OMPH araw-araw. Naglagay din po kami ng bagong section sa ospital. At ito po yung tungkol dun sa mga issues tungkol sa bakit ang mga empleyado. Nadadamay na po natin. Mga suplada, mga matitigas ang ulo, mga masungit, ano po. So, naglagay po kami ng isang sangay. At ito po ay tumutukoy dun sa ethics, guidance, counseling, at value formation. Ibig sabihin po ito ay tungkol dun sa personality ng bawat tao. Parang lahat na po ay madadamay dahil ito po ay mananatili sa loob ng hospital. Ito po ay galing sa tulong ng ating provincial administrator na si Mr. Angel Saulo. At ito po ay pamumunuan ni Mr. Noel Gabaldon, yun po kasama natin dito. Dahil yung kanyang mga trainings na related sa hospital na may kaugnay din sa mga counseling at saka yung hospital value formation. So na-conceptualize po namin ito noong pang January at nakapag-start na po kami itong July. And hopefully siguro po, by section po, matatapos din namin po ito at continuously po na gumaganap si Mr. Gabaldon sa pakikipag-interact at saka yung pakikipag-usap po sa mga empleyado, mga watchers. Kasi hindi na naman po mga empleyado ang nagkakaroon ng problema sa hospital, kundi yun din sa loob, mga watchers. So yun po ay natutuwanan namin sa mga yun para maiayos namin yung mga kaugalian. Iisa ang layunin ng mga proyekto at pagbabagong ipinatutupad ngayon sa OMPH. Ang makatugon sa hinihinging pagbabago sa sistema at mabigyan ng akma, maayos at epektibong serbisyo ang mga mamamayan, lalo't higit yung mga lubhang nangangailangan. Sinisikap ngayon ang pamahalaang panlalawigan na matugunan ang kahilingan ng mga transport group na madagdagan ang iisyong prangkisa na bibiyahe sa lalawigan. May report si Randy Digma. Pagkakaroon ng dagdag na prangkisa, ito ang kahilingang ipinabot ng iba't ibang transport group sa pamahalaang palalawigan sa isang pagupulong na pinangunahan ni na Provincial Administrator Angel M. Saulong bilang kinatawan ni Governor Alfonso V. Umali Jr. at Provincial Legal Officer Attorney Christine Grace L. Suarez sa Kapitolyo noong Hulyo 23. Ang pagupulong ay bahagi ng pagtatasa upang pag-aralan ang suliranin at hinain ng transport groups, partikular na ang kahilingan para sa pagdaragdag ng franchise slots at makahanap ng kaukulang solusyon sa pamagitan ng pakikipag-ugnay sa mga konsernadong ahensya. Ayon kay PA Saulong, tagubili ni Gobernador Umali na hanapan ng agarang solusyon ang problema sa kakulangan ng mga prangkisa at ang suliranin sa mga bumabiyahing kolorum na sasakyan sa lalawigan. Siguro meron na tayong may timetable tayo na dapat we have to resolve the issue within 6 months
eh, after that, ilaban-laban na lahat. Diba? Yun naman ang sabi ko, boss, ito tulungan namin kayo na maayos lahat ng prangkisa. Kaya ako siguro nagpatawad, bigyan po kami dalawa ni Attorney Suarez na lahat involved, lahat na yun. Multicap, bank, trucks, saka jeep, bus. Eh para, yun nga, malaman na kung ano talaga kailangan. Then siguro, yun nga, iyan namin ko kay Gob na siguro may timetable. Tapos, kakusapin po namin ng LDO, ganun ka, team card LDO party. At saka po yung mga deputize nila. Alam po namin, pag may huwinan talaga sa kano talaga, grabe talaga, ang daming tawa. Samantala, naging tampok sa pagpupulong ang paksa hinggil sa paglilinaw ng franchise issuance ng Land Transportation and Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga pampublikong sasakyan at ang kahilingang magkaroon ng satellite office ng LTFRB sa lungsod ng Calapan upang maibsan ang hirap ng pagpuproseso ng kinakailangan dokumento sa halip na magtungo pa sa tanggapan nito sa lungsod ng Quezon. Randy Digma, KPSM. Susunod, programang serbisyo ora mismo muling bumaba sa mga liblib na barangay sa Nawhan. Resolusyon sa pagiging ligtas ng mga buntis at ng sanggol na kanilang isisilang, ipinasasasangguni ang panlalawigan. Magigiting at natatanging mga pulis muling kikilalanin ng pamahalang panlalawigan. Huwag po kayong maglilipat, ibibigay namin ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng KPSM. Pagkakainin, pag-uulit.
isa, dalawa, tatlo. Sabay-sabay, kumilos tayo. Kung di ka kikilos, baha ang arudin mo. Servisyo ng Kapitolyo sa San Rafael Rojas noong isang buwan. Muli na namang magbababa ng katulad ng mga servisyo sa ating mga kababayang nasa mga liblib na barangay. At sa pagkakataong ito, muli itong ibababa sa mga liblib na barangay sa bayan ng Nauhan. Narito ang report ni Randy Digma. Upang higit na mabigyan ng atensyon ang pangailangan ng mga mamamayan, sunod-sunod ang pagkakalob ng pamahalang palalawigan ng iba't ibang serbisyong tulad ng medical at dental services na pangunahing ipinagkakalob sa tuwing isasagawa ang programang serbisyo ora mismo na ibinaba sa mga barangay sa buong lalawigan. Matatanda ang kamakailan lamang ay naging matagumpay ang naging programa ng KPSM serbisyo ora mismo sa barangay San Rafael Rojas. Ngunit hindi pa man nagtatagal, muli na namang nagkalob ng iba't ibang serbisyo sa may limang barangay sa bayan ng Nauhan noong Agosto 2 na kinabibilangan ng mga barangay Dao, Bayani, San Isidro, Santa Isabel at Laguna na umabot sa migit kumulang sa 1,000 mamamayan ang nabenepesyuhan. Maliban sa medical at dental services, nagkalob rin ang grupo ng KPSM serbisyo ora mismo ng legal services, PhilHealth assistance, anti-rabies vaccination, soup kitchen at pagkakalob ng sports equipment sa mga barangay at paaralan, gayon din ang vegetable seeds, toilet bowls, anti-dengue mosquito net at mga punong pananim. Pinangunahan naman ni Dr. Marvin Marasigan katuwang ang mga lokal na pinuno ng bayan ng Nauhan ang isinagawang tree planting sa barangay Dao, Nauhan. Pasasalamat naman ang ipinabot ni Nauhan Mayor Mark Marcos kay Gobernador Alfonso V. Umali Jr. sa anya'y sulidong pagsuporta sa kanyang administrasyon ng punong ehekutibo tulad na lamang anya ng pagsagawa ng KPSM serbisyo ora mismo na kauna-unahang pagkakataon sa ilalim ng kanyang administrasyon. Pag-upo ko ngayong termino na ito, ito ang kauna-unahang kapitolyo sa mamamayan na ginawa dito sa bayan ng Nauhan. Alam mo, nakakataba ng puso na dito ginawa ang kapitolyo sa mamamayan at natutuwa ako na ang dito sa barangay daw at ang mga kanugnog barangay ang nakatikim ng serbisyo ng kapitolyo sa mamamayan. Alam mo naman, kailangan ng bawat barangay dito sa bayan ng Nauhan ang serbisyo, anumang uri ng serbisyo. At ang ganitong ginawa ng kapitolyo sa mamamayan ay talagang nakakataba ng puso, hindi lamang ng isang mayor na kagaya ko. Manapay ng bawat barangay official at ng mga pasapang kalahatan ay ang mamamayan na maseserbisyo nitong kapitolyo sa mamamayan. Simula pa po noon hanggang sa ngayon ay ang pagtulong ng ating minamahal na gobernador dito sa bayan ng Nauhan ay talagang sobra-sobra po at kami po ay nagpapasalamat at ang pagtulong po ng ating minamahal na gobernador ay naipakikita niya sa mga ganitong medical mission na kasama ang lahat ng ahensya ng pamahalaang panlalawigan sa pagbibigay ng serbisyo dito sa bayan ng Nauhan. At sabi ko nga, asahan po ng minamahal nating gobernador ang patuloy na pagsuporta hindi lamang ng inyong abang lingkod, manapay ng lahat ng barangay dito sa bayan ng Nauhan sapagkat alam niyo naman po siguro na ang ating mga minamahal na gobernador ay ibayo talaga ang suportang ibinibigay dito sa bayan ng Nauhan. Buo rin ang naging pasalamat sa gobernador ni Dao Barangay Captain Renato C. Anunuevo sa malaking anyang biyayang natatanggap ng kalang barangay mula sa pamunuan ni Gobernador Umali tulad ng 1,000,000 pisong halaga ng konkretong daan, stage at iba pa. Barangay ng Nauhan kami isa sa mga pili upang dito ibahagi yung pangako ng ating gobernador na
pitulo ay natalim na sa pangangayari. Kaya po kami nagpapasalamat sa ating gobernador dahil sa isa. At yung kapahagi pa rin ng aming patnabarangay na nasa Libot. Nakisa rin po at nakarating sa kanila yung, yung servisyo ng ating pagpitulo. Samantala, pinangunahan ang gawain ni PGOM Executive Assistant 4 at KPSM Servicio Ora Mismo Team Leader Dr. Marpeo I. Marasigan bilang kinatawan ni Gobernador Alfonso V. Mali Jr. Katuwang ang lokal na pamahalang bayan ng Nauhan sa panguna ni Nauhan Mayor Mark N. Marcos at mga sangguniang bayan member Honorable Candido Dan J. Melgar, Honorable Cheryl Morales, Honorable Mara Dudas, Honorable Wilson Viray at Honorable Leo G. T. Villa. Randy Digma, KPSM. Mahalaga na maitiyak ang kaligtasan ng ina at ng sanggol sa panahon ng kanyang panganganak. Ito ang pinagsisikapan ngayong maipatupad ng pamahalaang panlalawigan, dahilan kaya naglagay sa lalawigan ang mga Basic Emergency Maternal Obstetrics Newborn Care Hospital. Nagbabalita si Beverly Aguila. Sa layuning maitiyak ang kaligtasan ng mga nagdadalang tao at mga sanggol na kanilang isisilang, sunod-sunod na inaprobahan ng sangguniang panlalawigan ng Oriental Mindoro sa pangunguna ni Temporary Presiding Officer Bukal 1 Paolo G. Luna ang mga kapasyang nag-uutos sa mga buntis na ina na manganak lamang sa mga itinalagang Basic Emergency Maternal Obstetrics and Newborn Care Hospitals at sa iba pang mga lisensyadong health care facilities. Inaprobahan ng sangguniang panlalawigan sa mosyon ni Bukal Rafael L. Infantado, SP Committee Chair on Laws, Ordinances and Legal Matters, kasama si Bukal Carlito F. Camo, SP Committee Chair on Health, Sanitation and Population, ang mga sumusunod na kapasyahan mula sa mga bayan ng Bulalakaw, Bungabong, Socorro at Pola, SP Resolution No. 1898-2013, Resolution Approving Ordinance No. 11-12-121 of the Municipality of Bulalakaw, entitled An Ordinance Prohibiting Child Delivery Outside Basic Emergency Maternal Obstetrics and Newborn Care Hospital and Other Facility-Based Deliveries, Providing Penalties Therefore and for Other Purposes. SP Resolution No. 1899-2013, Resolution Approving Municipal Ordinance No. 2012-01 of the Municipality of Bungabong, entitled Safe Motherhood Ordinance of the Municipality of Bungabong Oriental Mindoro. SP Resolution No. 1900-2013, Resolution Approving Municipal Ordinance No. 12-2012 of the Municipality of Socorro, entitled An Ordinance Mandating Expectant Mothers to deliver in the Basic Emergency Maternal Obstetrics and Newborn Care and other capable and licensed health care facilities and providing penalties therefore and for other purposes. Resolution No. 1901-2013, Resolution approving Municipal Ordinance No. 2013-02 of the Municipality of Pola, entitled An Ordinance Prohibiting Child Delivery Outside Basic Emergency Maternal Obstetrics and Newborn Care and Other Equally Capable Health Care Facilities, Ensuring Safety and Effectiveness of Maternal and Child Care and Imposition of Fees and Charges for Maternal Delivery and Penalties for Violations Thereof and Utilization of Fees Collected for BEMONG Program Operations. Nasasal sa mga kapasyan ng SP na hindi dapat ipataw ang mga multa sa paglabag sa mga pambayang ordinansa sa mga hindi inaasahang panganganak o mga sitwasyong hindi kontrolado at kinakailangan ng mga traditional birth attendants o hilot. Ang mga bangin ito ay tungo sa katuparan ng Millennium Development Goal Targets na may kaugnayan sa pagpapabuti ng kalusugan ng bawat Pilipino. Nasasal sa MDG Goal No. 5, ang pangangalaga at pagtitiyak sa kaligtasan ng mga ina, target na maibaba sa 52 ang bilang ng mga inang namamatay dahil sa panganganak sa kada 100,000 live births. Inaasahan sa pagkakaaproba ng mga nabanggit na pambayang ordinansa, mababawasan at patuloy na mapapababa ang bilang ng mga kababaihang namamatay sa panganganak at ang mga sanggol na kanilang isinisilang.
Bibiro ang papel na ginagampanan ng isang pulis. Malimit na iipit ang mga ito sa mga negatibong issue, lalo na kung nakatalaga ang mga ito sa intelligence work. Bagamat may mga tiwaling alagad ng batas, mayroon din namang natitirang sinsero sa paglilingkod at handang magsakripisyo, maipagkaloob lamang ang katarungan sa mga nagiging biktima ng kawalang katarungan at ito ang kinikilala ng pamahalaang panlalawigan. Nagbabalita si Ana Marie Reyes. Muling kikilalanin ng pamahalaang panlalawigan ng magigiting at tatatanging pulis ng Oriental Mindoro sa 2013 Search for Outstanding Police Officers. Ang Search for Outstanding Police Officers ay nasa ikalimang taon na ngayon simula nang ito'y mailunsad noong taong 2008. Ang parangal ay taunang isinasagawa upang kilalanin at bigyang rekognisyon ng mga kasapi ng Philippine National Police na nakabase dito sa Oriental Mindoro na may hindi bababa sa 2 taong serbisyo at nakapagpamalas ng husay at galing sa paglaban sa lahat ng uri ng krimen. Ang mga nagsakripisyo ng kanilang buhay sa tawag ng tungkulin ay maaari ring parangalan kahit mga bagong talagang pulis pa lamang sila. Kailangan lamang na matugunan ng mga ito ang iba pang pamantayan ng selection committee. Layunin din ang patimpalak na kilalanin ng mga natatanging ambag ng kapulisan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan at maprotektahan ang buhay at ari-arian ng mamamayang Indorenyo. Bilang pagkilala, ang hiharanging outstanding police officers na yung taon ay bibigyan ng plaque at cash incentive. Deadline ng pagsusumiti ng nomination form sa September 16 sa Provincial Human Resource Management Office sa Kapitolyo. Ang awarding ceremony ay sasagawa kasabay ng selebrasyon ng founding anniversary ng Oriental Mindoro sa November 15. Ang Search and Award Committee ay binubuo ng kinatawan mula sa Pamahalaang Panlalawigan, Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police, Religious Group at Human Rights Group. Chairman ng Search si Gobernador Alfonso Umali Jr., Vice Chairman naman ito ang Sangguniang Panlalawigan Committee Chair on Peace and Order, Unification and Reconciliation and Human Rights and Social Justice. Si Provincial Human Resource Management Officer Elisa Paala naman ang tumatayong Acting Chairman ng 2013 Search for Outstanding Police Officers. Susunod! Provincial Capital Daycare Center, nakiisa sa pagdiriwang ng buwan ng nutrisyon. Paglipat ng Pag-ibig Fund Office, ipinaaalam sa mga kasapi nito. At tapok namin sa edisyong ito ang matagumpay na pagdiriwang ng Provincial Nutrition Month, Kumkuhol Cook Fest, sa seryeng Dito, Kayo ang Bida ni Randy Digma. Tutok lang po, ibibigay namin ang mga balitang yan sa pagbabalik ng KPSM. Kumikayat sa lahat na
ang sama-sama sa ano pang kalagdan. Kapatayan ka ka, magawa ka sa mga kasama pa bang lugar. Sana may huwag maging pasaway kung malakas tuloy-tuloy ang pagulan. Kagad lumikas patungo sa mataas na lugar. Sa pagpasok sa eskwela, maging sa mga opisina, tayong dapat laging dala. Provincial Capital Daycare Centers na nakiisa sa pagdiriwang nito. Nagbabalita si Randy Digma. Ang maikintal sa mga murang kaisipan ng mga maliliit na bata ang kahalagahan ng gulay at ibang masusustansyang pagkain para sa tamang nutrisyon. Ito ang layunin ng Provincial Capital Daycare Center sa pakikiisa sa selebrasyon ng Buwan ng Nutrisyon na taunang isinasagawa tuwing buwan ng Hulyo. May temang gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Ang selebrasyon ay sinimulan sa isang parada ng mga mag-aaral na nakasuot ng makukulay na costume na may disenyong iba't ibang prutas at gulay. Pagkatapos ay kaagad na pinasimulan ng isang programa sa Capitol Square. Binigyan din ni Provincial Social Welfare and Development Officer Teresita A. Umbao na kailangan ang pagtutulungan ng mga institusyon at mga magulang upang mapalaking malusog ang mga bata, siya namang kailangan para sa malusog at maunlad na mga pamayanan. Hindi alintana ang init at may kasikipang lugar. Bungsig lang lumahok ang mga bata sa maikling palatuntunan. Baka sa mukha ng mga bata ang tuwa at maging ang mga magulang ay bungsayang nakiisa sa programa. Sa panguna ng FADWA President Lily May Evora. Kitang-kita naman ang tiyaga ni na Teacher Jean Corpus at Teacher Glynette Marasigan sa mga makukulit at bibong mga bata. Nakatutuwang pagmasdan ng mga bata, suot ang nagaganda ang costumes na talagang pinagtiyagang gawin ng kanilang mga magulang at kanilang kapamilya. Sa mga ito, napiling best in costume sa handmade category si Chloe Margaret Luterio na sinundan ni na Jillian Christine Cortez at Dana Nicole Gusar. Samantalang si Charles Santino Maranan ang nakakuha ng unang pwesto sa ready-made category at second placer si Janwin Kison at third placer si Macley Justin Jr. Maliban sa sandaling kasiyahan, ang higit na mahalaga sa pagdiriwang ay ang maitanim sa isip ng mga mumunting bata, ang kahalagahan ng pagkain ng tama at ang mapangalagaan ang kanilang kalusugan para sa kanilang mabilis na paglaki, gayon din ang pagiging malusog at produktibong mamamayang Mindoreño. Randy Digma, KPSM. Nagsisikap ang pag-ibig.
ang serbisyo nito sa mga kasapi, kung kaya't pati ang lokasyon ng kanilang tanggapan inilagay na rin sa sentro at madaling puntahan. Yan ang balita sa pagbabalik ni Randy Digma. Formal nang inagurahan noong Hulyo at 30 ang bagong tanggapan ng Pag-ibig Funds na matatagpuan ngayon sa Barangay Lalud, Lungsod ng Calapan noong Hulyo at 30. Ito ay upang siguruhing magiging mas maayos ang mga serbisyong ipagkakalob ng kalangtanggapan at mas accessible ang lugar para sa kanilang mga miyembro o kliyenteng paglilingkuran. Ang Pag-ibig Funds ay isang ahensya ng pamahalaan na umaalalay sa mga mamayang miyembro nito upang mayangat ang kabuhayan sa pamagitan ng pagkakaloob ng financial assistance para sa pabahay at iba pang kaugnay na serbisyo. Samantala, ayon kay Pag-ibig Funds Calapan Branch Officer in Charge Pascual A. D. Puno Jr., mula sa dating 140 square meter na opisina, ngayon may luwang na 560 square meter ang bago nilang tanggapan. Nakatitiyak anya sila na mas magiging komportable ito sa kanilang mga empleyado at sa mga magtutungo sa kalangtanggapan na nangangailangan ng kanilang serbisyo. This is the mandate of our management to search or reach another office space for better services to our members. A good environment, work condition ng mga employee, and the same time ARTA compliance ng Civil Service Commission. Totally, this is almost 560 square meter compared to our previous office na 142 square meter. Sa huli, kinilala at pinasalamatan ni Pag-ibig Funds o IC Puno si Gobernador Alfonso V. Umali Jr. dahil sa anya'y sigasig at pagkilala nito sa kalangtanggapan at pamunuan. Kaugnay pa rin ito maliban sa inaugurasyon ng kalangtanggapan na una nang idinaos ang misa ng pasasalamat at sinunda ng pagbabasbas at ribbon cutting na pinangunahan ni Pag-ibig Funds Vice President Chito L. Enciso katuwang si Pag-ibig Funds Officer in Charge Pascual A. D. Puno Jr. Dinaluhan naman ang okasyon ni Registry of Deeds Regional Director Pepito Mortel, Oriental Mindoro DepEd Schools Division Superintendent Dr. Estrita A. Dolor, SSS Member Roberto D. Marcelo at iba pang konsernadong individual. Randy Digma, KPSM. Alcohol ay itinuturing ng mga magsasaka na peste sa kanilang palayan. At dahil batid ito ng ating mga barangay nutrition scholars, nagpasya mga itong makatulong sa pamamagitan ng pagpapakilala ng iba't ibang luto ng alcohol na ginawang patimpalak sa pagdiriwang ng Provincial Nutrition Month. Ito ay isa lamang sa managing tampok na gawain sa naturang pagdiriwang na ihahatid sa atin ni Randy Digma sa sering Dito, Kayo ang Bida. Panoorin po natin ito. Dito, kayo ang bida. Kayo ang bida. Ang talk ang mga kwentong punong-puno na masaya pangyayari sa harap at likod ng camera. Dito, kayo ang bida. Dito, kayo ang bida. Celebration po ito ng Nutrition Month 2013. Tingnan nyo, oh. Wow! Yun, oh. Bongga, diba? Dahil dinayo talaga ng mga bisita. Uh-oh. Siyempre pa, ang mga opisyalis ng Executive at Legislative Department ng Provincial Government of Oriental Mindoro. Yun o, oh, kitang-kita. Nasaan? Nasaan? Oo nga, anak. Alam nyo ba, ang kanilang pagdiriwang nakatuon sa temang ire, gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Uh-oh. Walang rhyme, pero may sense naman, di ba? Okay lang, anak. In fairness. Siya nga naman. Okay lang. Mahalaga yung nilalaman. Tama. Magsama-sama daw talaga upang ma-accomplish agad-agad isang programa. What can you say, Tita Noreen? Eh, ano masasabi ni Gop? Samantalahin natin ang pagkakataon. Itong tatlong taon na ito, kritikan po ito sa ating nalawigan. Sapagkat habang natin ang ating pagkulong,
hindi man number one sa puso niya, number two ito, after tatlap. Kaya naman dapat magpursige talaga tayo. Itong tatlong taon na ito, kaya hinihikayan ko ang lahat. Magsama-sama tayo. Kalimutan na natin ang politika. Regardless of party affiliation, magtulungan tayo ng sa ganun, matiyak natin, makapag-deliver tayo. By 2016, iba na ang landscape ng Oriental Mindoro. At kasama ang inyong grupo, kasama ang lahat. Ay si Bukal Talents kaya ang official representative ng SP, headed by Vice Governor Delor. Kami po ay nagpapaabot ng pagbati at pakikisa sa pagdiriwang natin ngayon ng Provincial Nutrition Month. Sa programa po ito na ipapakita natin ang pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat ahensya ng gobyerno, taon-taon natin ay pinapaalala at binibigyan diin ng kahalaga hindi lamang pagtuon sa balanced diet, eventually pati na rin sa pag-promote ng healthy lifestyle. Parte ng programa, masayang panunumpa ng mga bagong opisyales ng Nutrition Action Officers Association. Wow! Masaya ba? Apo! Masaya! Tingnan nyo! Pagkitasan ka ng mga ito mga tiyan. Ako si... Sa mga pangalan? Ako si Dr. Nanalo sa patungkulan bilang Presidente ng Municipal Nutrition Action Officers Association. Sabi ko sumunod sa amin ito. Sabi ko sumunod sa amin. I swear by the moon and the stars in the sky. And I swear, like the shadow that's by your side. O diba? Eh ito naman, bumida ang mga cook ng bayan sa Galangkol Cooking Festival. What? Masarap daw ang kanilang putahe. Special kasi, siguradong mapapawaw ka sa sarap. Wow. At dahil contest, may third place. At ito po ang Bayan ng Gloria sa kanilang Golden Cajon Curry. Tumanggap sila ng 5K. May second place syempre, ang Bayan ng Bansud sa kakaiba nilang Golden Cajon Lumpia. Regingo. At tumanggap sila ng 7K. At ito na, wagi-wagi ang Bayan ng Puerto Galera sa kalang nilutong Ampalaya Kun Cajon. Wow! Tumataginting lang naman na 10K ang kanilang na-receive with Certificate of Recognition. Dahil wow daw talaga, super duper ang sarap ng Golden Cajon nila. Pero ito po ang highlights. Ang Pinoy henyo na mga magigiting na kapitan ng bawat bayan. Let's take a look po. Bagay ba ito? Bagay ba ito? Hayop ba ito? Cup naman! Oo, hindi, pwede. Yun lang ang sagot. What? Pagkain ba ito? Lugar? Ano daw? Nako, nako. Nakaka-excite ito. Tingnan niyo sila, oh. Saglit lang po, isa-isa lang. Pero ano ba talaga nangyari dito? Roll BDR. Talaga, diba? Dahil naaaliw na kayo, itodo pa natin. Ma'am Rodora, ano bang gagawin ng OMNHS dance troupe mo? Ako,
pa yun, no? Awarding! Waging-wagi sina Kapitan Romeo Ogelion ng Tabinay at Wilfredo Condesa ng Balatero, Portugalera at 10,000 pesos ang kanilang napanalunan sa mga non-winners, 1,000 consolation prize, o diba, not bad, ito yun sa Pinoy Henyo. Ito pa po yung ibang award sa Outstanding LGU, 3rd place ang Bayan ng Gloria, 2nd place ang Bayan ng Portugalera, at Most Outstanding LGU for the ZY 2012 ang Municipality of Rojas. Outstanding DNS naman si Concepcion Escanillas ng Barangay Poblacion Nauhan, Manuela and Hernandez ng Barangay San Agustin Nauhan, at Wagi bilang Outstanding BNS, Jared Pedrita Ugaire ng Bayan ng Rojas. Wow. Congratulations! Ito pa po, para kumpleto ng iba pang award, Best Cheers of the Year ang Gloria, Best in Uniform at tumanggap ng 1,000 pesos ang Calapan City, Highest Number of Participants ang Rojas, at ang Early Bird Award daw ng Bayan ng Bansu. Congratulations! Wow, diba? Sobrang pagod. Kaya sa huli, check na lang natin sa ating camera ang mga bigati nating bisita. You know? So paano? Mga ka-KPSM, hanggang dito na lang muna kung saan kayo ang bida. Ako po, si Randy Digma. At yan po ang kalipunan ng mga balitang tinipon ng Provincial Information Office. Sa malapit na inaharap, ang edisyong ito ng KPSM ay mapakikinggan na rin sa iba't ibang radio station sa lalawigan. Sa mga hindi nakapanood ng aming programa ngayon, itype lang po sa YouTube ang Kapitolyo KPSM upang mapanood ang edisyong ito. Para sa iba pang kalaman, ugaling mag-logon sa aming Facebook account, ang Oriental Mindoro Kapitolyo para sa mamamayan. Ako po muli si Fakilizan de Leon, at mula sa kapamilya ng KPSM, kami po ay nagsasabing, makiisa tayo sa pagsikat ng Oriental Mindoro.